Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli at yun tayo muli dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Balitaan ng Bayan TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, kakapasok lang, grabe to, aura na mutla sa kahihiyan, viral scandal, kumalat na, bais ganda na, dismaya na. At yung play na natin kung lalaman na ito. Kung trending mga kababayan kahapon, yung TBJ, Dabarkad sa social media, worldwide, another trending ngayon, pero I think dito lang naman sa Pilipinas, yung pagwawala mga kababayan sa bar ni Aura Brigera, Pabrigila, pala mga kababayan. Yung bading na aktor ng ABS-CBN po, siguro familiar din sa inyo ito. Ayan po, sabi rito, actor in bar brawl faces inquest proceedings. Sinailalim na po sa inquest proceedings ng Makati Police si Aura Brigela. Ang pangalan pala nito, MacNeil Brigela. But before ko ibigay sa inyo yung kwento mga kababayan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel para lagi kayong updated po sa mga kaganapan dito sa ating bayan. O ngayon, ang masama dito mga kababayan, lumalabas si Aura Brigela pa, yung api. At naging kontrabida yung mga authorities natin na sumaklulo po dun sa gulo. Kinokondi na ngayon mga kababayan ng LGBTQ community yung mga authorities kasi daw ginamitan ng sobrang puwersa. At bakit daw mga kababayan pinusasan? Siyempre pupusasan yun, nag-resist po ng arrest. At pati yung mga authorities, inassault ni MacNeil. MacNeil pala po yung tunay na pangalan nito. MacNeil Aura Brigela. So ang gusto siguro ninyong mangyari, kasi aktor ito, sikat, kilala ng mga tao, special treatment sa kanya. Nagiging unruly na nga po, based doon sa mga kwento ng mga witnesses. Ito po yung balita ngayon, inquest proceedings were held on Friday morning for an actor who was arrested over an altercation inside a bar in Makati City Thursday night, sabi po ng mga authorities. MacNeil Aura Brigela was detained at the Poblacion substation in Makati City following a brawl that broke out at the Bolt Hall Bar. Mga lasing kasi, paglango na kasi, paglasing na, umuwi na lang sa bahay. So ito yung nakuha ninyo. At saka may reklamo kasi na ang sabi, itong si Brigela gustong pahubarin ng damit yung isang machong lalaki na kursan na daan siguro. Nag-resist po, nag-refuse pala mga kababayan. Ang sabi sa kwento, sinundan pa. At biglang grinab yung damit, yung t-shirt at pinagpupunit. Possibly na insulto siya kasi sikat siya. Bakit ka nga yan nagre-review sa akin na kilala kong tao? Possibly ganon. Yan kasi, di ba yung mga reporters, laging may sinasabi, yung mga showbiz reporters, pag ikaw anya sikat na, huwag lalaki yung ulo. Ito ngayon siguro mga kababayan. In worse, yung police, napagalitan pa ni Raffy Tulfo sa kanyang programa. Ipinicture kasi mga kababayan. Siyempre, gustong-gusto ni Tulfo ang ganito mga controversy. Tinawagan yung police. Ayun, mga kababayan. Sabi ng police, kasi anya, di ba bakla itong si Aura? Inakursun na daan anya siguro. Nagalit si Raffy Tulfo. Discrimination na niya yung sinasabi mo. Ganon dito sa mundo, mga kababayan. Naging baluktot na yung mga pananaw ng mga tao. Pati dito, nagkampi-kampihan na nga po eh. Anyway, bigay ko muna sa inyo yung kwento. So sabi rito, the Southern Police District Makati City Incident Operation Center said Brigela filed an advance copy of the case before the prosecutor's office and faced the inquest proceedings that started at 10:30 a.m. So may version na rin po siya, mga kababayan, na isinabmit sa mga authorities. Kung ano man yung kanyang sariling version ng kwento. The SPD mentioned that the cases filed against the actor were bailable. A police report said Juan Mark Christian Ravana accused Brigela along with several others of instigating the confrontation after his friends allegedly attempted to molest the actor's friends, identified as Sheila Nakajima, a content creator in One Mary Joy. So sa kwento mga kababayan,
lumalabas yung grupo ni Brigela, binabastos at rumisbak lang yung grupo ng aktor. Ayan ang sabi dito. Pero sa kwento naman, siyempre ganon. Sa kwento naman ng alleged victim, itong ni Ravana, siya yung binabastos kasi gusto ngang pahubarin. At pinagpupunit pa yung kanyang damit. What? Anyway, sa process ng investigation, siyempre both sides yung pakikinggan. So, titingnan doon kung sino yung nagsasabi ng totoo. And siyempre, based doon sa mga testigo. So, sabi dito, after this harassment against me, my friend Mary Joy, my dear friend Aura, confronted the guy very calmly. After the party to defend me and our friend Anya, sabi ni Nakajima, sa kanyang Facebook ano post, pero dinilit na po. Bakit kaya dinilit? Bakas kasi siguro ano, ma-expose doon sa mga testigo at mabasag yung kanilang ano, version ng kwento. So, Ravana claimed that Brigela tried to take off his shirt. I-request daw na he refused. Na pinapahubad daw siya mga kababayan ng kanyang damit. Attempting to distance himself from Brigela, Ravana descended the stairs outside the bar. Umiwas na lang daw siya. Pero ang sabi, sinundan pa siya ng aktor. However, the actor allegedly followed him in tore off his shirt, subsequently assaulting him. At pinagsasapak mga kababayan, pinagkakalmot ng aktor itong si Ravana. Ayon, doon na nagkagulo mga kababayan. The situation worsened when Brigela's friends joined him. Ngayon, according to authorities, when Poblacion Substation Police arrived to control the situation, the actor became verbally abusive toward the officers, using profane language and expressing disregard for their authority and shouting. Kaya po, pinosasan po si ano? Pinosasan po si Aura Brigela. Ayon ngayon ang kinokondemn ng mga grupo ng LGBTQ. Bakit daw pinosasan si Aura Brigela lang at yung iba doon na kasama sa gulo daw hindi man po pinosasan? Siyempre yung mga authorities, kung sino yung nadatnan na nagwawala, yun ang po ang huhulihin at pupusasan. Yung nag-resist ng arrest, yung hindi nag-resist ng arrest, hindi man yung pupusasan. Siyempre walang resisting arrest eh. Ganun lang po yun, common sense. So sabi dito, arresting officer approached the suspect to maintain order, but Brigela pushed him in defiance, resulting in his arrest. Brigela will be facing numerous cases including physical injuries, alarm in scandal, disobedience to a person in authority, and direct assault. Ito yung hindi nagugustuhan mga kababayan ng mga fans ni Brigela. Kaya may trending na ngayon na kumakalat po sa social media, justice for Aura. Baliktad na po yung nanggulo, nagwala sa bar. Yun ang gusto nilang mabigyan ng justisya. Sabi dito, Major General Edgar Alan Okobo, Regional Director of the National Capital Region Police Office, commended the swift response of Makati City Police Station personnel in apprehending the suspect and ensuring the safety and well-being of the victims. Okobo reminded the public that acts of violence, disobedience, and assault will not be tolerated. And those found guilty anya will be held accountable under the law. Oh, ito ngayon yung nagde-trending. Justice for Aura. At yan nga yung mga kaugnay na balita nga dyan, no, mga kabalita natin, yung patungkol nga rito kay Aura Brigela nga. Na kung saan ito nga daw po, tila ba nagiging biktima nga raw dito itong si Aura, at tila ba ito yung ngayon yung mas napapanigan nga daw ng mga nakararami. Oh. Anong mga nakasubaybay rito na kung saan nga daw si Aura ngayon ang nagiging bida nga dyan, mga kabalita natin, na kung saan siya na daw yung argabyado, mga kabalita natin, at siya yung talagang dito nga maraming nakisimpatsya, no? Siyempre nga daw mga kabalita natin, artista nga. Sa kanyang ginawa nga raw mga kabalita natin, tila ba tama lang daw yung nagawin yun ni Aura, no? Sapagkat pinagtanggol lamang yung mga kaibigan niya. At talagang dito nga nakita sa CCTV na talagang kitang-kita rito si Aura, no? Na kung saan yung lalaking pinaguhubad niya talagang nakapunit-punit yung damit dahil nga sa tulakan nila. At talagang kitang-kita doon na nais ni Aura na matupad yung na gusto niya na mangyari na mapaghubad nga itong lalaki nga.
At dito nga sa mga naging investigasyon nga, natila ba yung mga pulis pa ang lumalabas nga daw mga kabalita natin na may kasalanan, no? Yung mga pulis pa, tila ba dito ang napupulaan, no? Yung mga napapagsabihan nga, lalong-lalo na siyempre yung umere nga yan dyan sa programa nga ni Tulpo na kung saan talagang inabatikos ang isang pulis. O yung kanyang mga nasabi nga dyan patungkol nga sa naging dating o naging kaganapan dyan sa pangyayari nga dyan sa bar na yan, no, mga kabalita natin. Na kung saan nga mga kabalita natin na tila ba nabatikos pa itong kapulisan natin. Lalong-lalo na yung pagposas nga kay Aura, no, bakit daw pinusasan, no, mga kabalita natin. Sinasabi nga rito ni Dante Maravillas dahil nga daw to sa resisting arrest nga, mga kabalita natin, na kung saan kailangan nga pusasan sapagkat nga nagwawala at talagang hindi na maawat at hindi mapigil itong si Aura. Na nadatnan nga ng pulis yung time na nagkakagulo na. Talagang dito nga itong si Aura hindi nga nagpapaawat at talagang patuloy pa rin sumusugod at patuloy pa rin nga pumapalag. No, yan yung mga saad dyan. Yan nga yung iskandalong kinasangkutan nga ni Aura dyan, mga kabalita natin. At yan, kayo na lang bahalang magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yan mula, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Balitaan ng Bayan TV. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yan, mga kabalita, ito mula ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.